welcome back to my YouTube channel, guys. Syempre, ito na naman po si Sanderford. For today's vlog, gagawin ko po is question and answer galing po sa random people na mga nagtatanong kung bakit daw po ako sumali sa LGBT community. So, I'm with my loved ones. So, hindi ko siya ipapakita sa inyo kasi medyo nahihiya pa ako kasi syempre public po, ay private po ito, private tong kung ano man yung meron. So, siya na yun. So, syempre meron akong special host at kinuha ko pa po sila galing from Neverland. Ayun nga guys, no, ito na nga po, kasama ko po ang aking special guest na si Mami Kim Arda and si Mami Miss Everything. Miss Everything. Hi Everything. Hi mga kabets! How are you to find out? So yun, ready na po kami. Meron tayong 10 questions na kinuha para sa mga nagkatanong mga kids. First question. Medyo nabasa ko dun, Mars. First question. Okay. Eto ha. Para sa inyong dalawa to. Sino unang na in love? Hindi po ako. Ako po. Ah. So, kwento mo. Kwento mo nung bakit paano ka na in love kay Sander. Yes. Nung dati nga din po na nabanggit nga rin namin sa ano, na kakasama na kami. Nag-uusap talaga kami ng mga ayos. Pag may problema siya, sinishare niya sa akin. Then, pag may problema ko, sinishare niya sa kanya. Kaya yung pag na-advisean niya ako, parang nahulog na ako. So, yung naging comfort niya siya. Parang isa. Ibig sabihin, matagal na rin magkakilala. Oo, oh, matagal na rin. Matagal na rin. Mga kabeks, matagal sila magkakilala. Ay, okay, issue dyan. Okay, issue mga kabeks. So, eto, sa pangalawang question na tayo, ha? Hindi. So, eto, medyo ano to, ha? Ante, teacher. Hindi. Sino ang top or bottom sa inyo? Kakaloko yung tanong, boys. Ito tayo na lang. Oh, no, 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 no comment po kami dyan. Oh, so, sa ganyan po, wala. Ano lang tayo? Respect na lang. Oh, respeto na lang tayo. Pero gusto kong ulitin yun. Sino ba talaga? Nakaka-intriga, di ba? No question. Abangan natin yan. No comment. Abangan natin yan. Pangatlong question. Kailan naging kayo? Actually po kasi ano, ako na po sasagot. Actually, magkaibigan po kami since 2018. Tapos, nagkaka-chat na po kami. Then, close na po kami. And, hindi pa kami nag-meet nun. Then, 2019 doon na kami nag-meet. Tapos, tropa kami. Sobrang magkaibigan ganun. Tapos, and then, ayun, ano, nagbibigay ako sa kanya ng mga, ano ko, ng mga, yung mga problema ko. Tapos, siya rin nagbibigay sa akin ng problema. Ay, ibig sabihin, parang friendship talaga kay Gabe and Tick. Oo, advice po kami dalawa. So, parang nagkaroon po, nagkapalagayan po kami dalawa. Oh my God! Wow! Kasi, syempre, ano, ako, nung nalaman niya na naginto ako, sabi niya sa akin na parang mas naiintindihan niya ako kaysa yung ibang taong, sa dami ng tao na hindi ako naiintindihan. So ako, naniniwala ako sa kanya. Kaya yung sinasabi po nila kung kailan kami naging kami, parang nagbiglaan na lang po, na naramdaman namin. Eto, since matagal na kayo, di ba magkakilala, matagal na din, alam nyo na yung sa mga ugali, sino ang mas nakakaintindi sa inyong dalawa? Ako na, iniintindihan ko po siya. Sharing po. Iniintindihan din po niya ako. Marunong po siya, ano, ang gusto ko po talaga sa kanya po is, mas nauunawaan niya po ako. Every time na pag may problema po ako, mas alam niya agad kung paano po ako papakalmahin, kung paano ako papatahanin, ganun, kapag sobrang bigat po talaga ng pakiramdam ko, ng loob ko. No mga panahon. So, ito na nga, sa panglima, question, dahil hindi alam ng mga karamihan kung ano nga bang ilalit ng mysterious guy. So, ilang taon na nga ba? Siya. Hindi ko ba alam siya kung sabi ko. Sasabihin niya po. Sasabihin mo. Ano eh? Private po pa muna kasi. So, yun. Niya po sasabihin kasi. Private po muna kami. Siya po. Private po. Private muna daw si yung guy kung ilang taon na daw siya. Oo. Ikaw, anong hula niyo po? Nasa 20 siya. 18. 18 po mula. Pero legal age. Legal age. Mainit yung tanong ngayon. Mainit yung tanong ngayon. Pasabog agad yung tanong agad. Bago kayo mag-break ng ex GF mo. What the fuck?
Para saan ko yan? Para saan ko ba yan? Para saan ba yan? Para sa akin. Okay. So, pang-an na question na po tayo para kay Sander Ford dahil marami nagtatanong dito. Bago kayo mag-break ng ex-girlfriend mo, is magkakilala ba kayong dalawa? Actually po, hindi po kami nagkakabalikan ng ex-GF ko. Magkakilala na po kami, nagchat na po kami dalawa. Pero hindi po niya alam na ganito na ako. Oo, kumbaga friend po kami noon. Then sinuportahan niya ako dun sa ex ko na yun. Then nung one time na nalaman niya yung nangyari sa akin, inano niya po ako, parang pinakalma po niya ako, parang gano'n na, hindi pa huli ang lahat. Kaya dun po, parang ina-advise niya ako palagi na kami yung, kasi ang dami-daming mga taong sinasamahan mo. Kami yung totoo sa'yo, bakit kami daw, ba't kami iniwan ba na? But kami para yung iniwanan nila. O parang, parang sila yung hindi ko sinamahan, sila yung totoo sa akin. Tapos kung kanina ako sumasama. Kasi nga, nabalo din siya sa ex niya. Pero nung magkaibigan pa lang kayo, may feelings na ba? Sa akin, wala ka po. Wala. So, pwede pa lang talaga. Aware naman si Isa na magkaibigan na yun. Net. Ang dami po ang kaibigan, alam po niyo yun. Madami po ang kaibigan. Marami po ang kaibigan. Diba na marami na lang na close na matagang dalawa? Opo, close po ang dalawa. Para sa kanya? Yes. Baka makapend ka sa tanong na to, ha? Okay lang. Itong pangpitong tanong. Mabait ba talaga si Sander? Yung makatotohanan tayo dito. Oh. Yung makatotohanan na tayo dito, ha? Para sa akin po is, mabait po talaga siya. Yeah. Paano ang way na mabait? Kasi bukod yung mabait lang sa mabait. Kasi po, nakita ko na po siya, nakasama ko na po siya in person. At yung iba naman po, hinuhusgan siya na hindi niya po nakakasama. At nakikita lang siya sa social media. Paano yung mga sinabi ni Isa? Kasi doon kasi yung mga sinabi ni paninira, yung sabi sinaktan so, daw. Anong kasi nga ba siya? Anong klase ng jowa ba? Hindi, siguro mas magandang term yung anong klaseng kaibigan na lang. Yun, kaibigan ba tayo? Ikaw, paano yung klaseng kaibigan ba si Sander para sa'yo? Sa akin? Mahaba na rin namin yung pinagsamahan namin din. Palagi kami nagbibideo call. Nag-uusap. Ay, ibig sabihin talagang update kayong dalawa. Yung close talaga. Close talaga. Makalaga na rin siya tayo. Bago oras. So, usapang... Hindi ko tagalig nito eh. 8 question na tayo. Paano nga ba naging bye si Sander Foy? Ayun eh. Ay, taga lang. Ay, na pumutok talaga sa social media. Yung nag... Diba nag-post ka? May post ka nun? Paano ka nga ba naging bye sa show? Actually po talaga, never ako nag-boyfriend or nagka-jowa na lalaki kasi hindi po talaga ako pati. So, straight po talaga ako. Girlfriend po ako ng 4 po. So, talagang hindi po ako nakatatract sa lalaki. Pero neto po lang, parang ngayon ko lang na-realize na eto, may naramdaman akong ganito, na parang na-develop ako sa kapwa ako lalaki. Kung sinasabi nila sa akin kung paano ako naging bisexual. Kasi po ang bisexual, nagkakagusto sa babae at nagkakagusto po sila. Kasi akala ko, di ba akala sa bisexual is gay na rin. Opo, so, pading nga agad. Yun yung pagkakaintindi ng mga hindi pa nakakaintindi yes, po. Sa LGBTQ. Opo. Kasi pero nakaka-proud sa ano niya, talaga nang post siya sa social media na... Oo, nireveal talaga. Hindi niya kinahiya. Din ako naging, as a part ng LGBT, din ako bumilib sa'yo. Di ba? I admire. True question number 9 na tayo. Ito lang ha. Bakit mo naisipan pumasok sa isang relasyon ulit? Kasi diba, this past few... Parang kailan lang. Tapos biglang eto, Hindi, actually po talaga po, hindi kasi niya, hindi po kami, wala, hindi ko siya niligawan or hindi niya po ako niligawan. Wala po, parang ayun, gusto niya ako, gusto ko rin siya. Parang ganun po, parang sobrang close na lang namin, sobrang nagkakapalagayan po kami sa, ng loob. Eh di, yun, parang feeling na namin, parang merong MU, parang ganun, mutual understanding, ganun. So ito na nga, sa panghuling question na tayo, ito na yung mabigat-bigat. Ito nga, isip sa ibang tao, ginagamit mo lang si Sander Ford para sumikat. So ano, totoo nga ba to? Sa akin po, hindi ko po siya ginagamit kasi alam niya naman po na yung ugali ko. Then nagsabi na rin po sa kanya. Hindi, actually po talaga, palagi po talaga ako, ever since na po papasok ako sa isang relation po.
talagang inaano ko po, piniflex ko po sa social media. Lahat ng naging ex ko, piniflex ko. Pero, siya kasi, kahit i-flex ko siya o hindi, kasi parehas naman kaming ano, parehas naman, siya kasi galing din po siya ng pagiging influencer. Then doon kami nagkakilala. So, kumbaga parang mas better lang din na kung gagawa siya ng sarili niya ng sarili niyang video or gagawa sarili niyang video, okay lang. Kasi kung hindi man maging kami or hindi man maging talagang ito talaga yung sa amin, para sa amin, magiging masaya pa rin kami kasi syempre nagtulungan kami dalawa. Opo, just may memories na rin po na. May memories na kami dalawa na nagsama kami. Actually po, magkagrupo po talaga kami. Opo. Ano, boy group po kami, as in boy group. Boy group po kami. Then, ayun, kaya siguro sinabi ko lang din na may kami dalawa. Kasi yun yung totoo. Pero may grupo po kami. May grupo po kami, magkasama. Magkasama po kami sa grupo. Kailangan. Alam ba ng grupo nyo na may something na sinyong dalawa? Hindi, I mean, alam po nila na ano po kami, na ganito po kami, na magkaibigan po kami. As in, sa lahat kami magkakagrupo, kami dalawa yung pinaka-close po. Ang close na talos na. Yes, parang yung best friend namin naging more than best friend na lang din. Actually, sila nga yung ano eh, sila nga yung unang nagsabi sa amin na okay lang yan, walang problema, di ba? Sila po yung nag-comfort sa amin. Nag-comfort sa amin. Kasi kami yung magkakaibigan eh. Di ba? Kumbaga, naging proud din ako sa mga kagrupo ko. Ayun, kasi syempre, sobrang bait po nila. Understanding. Yan, sila po, understanding po sila. Mas naiintindihan po nila kami. Naiintindihan na lang po. Yung mga kaibigan ko na makakaalam na about sa akin. Yes po. No. Teka lang ako, may gusto ko itanong eh, ba't ayaw mo ipakita yung mukha niya? Hindi ako nagigil. Hindi, actually talaga, gusto ko talaga ipakita yung mukha niya. Kaso, hindi lang namin, kasi gusto ko talaga, as in, wala, from the start ng video na to, gusto ko siyang itago kasi, syempre, yung mga tao, parang, kasi curious sila sa kaibigan ko or sa ano ko. So, pwede ko naman, ako, sa akin, gusto ko siyang ipakita sa kanya. Sa lahat ng mga nanonood. Pero, siya lang ang tatanungin natin. Kayo po magtanong sa kanya kung pwede ko. Ikaw. Okay naman. Okay. Teka lang, siyempre, sa pagpapakita mo ng yan, hindi lang kami, buong tao makapunod niya. Maraming makakaalam, maraming makakita. Handa ka ba iharap ang sarili mo? Sa bashers, di ba? Handa po, paharapin mo kung ano kung sasabihin nila. Pwede bang makita? Teka lang, baka nalipinitan lang kayo, ha? Kayo po, siya. Yan ang mga ka-bex, nakikita natin siya. Sige, So, ibilangan natin. Sige po. Okay, in 3, 2, 1. 君の虜になってし